So ayun, hello, what's up sa inyo mga kabeshuwag. For today's video, ililiwit ko muna kayo sa mga magandang tanawin ng Nueva, Ecija. Lugar na kung saan tayo lang ang may alam. So ayun, napakanta na tuloy. Siyempre, malayo tayo sa mga chismosa natin kapit bahay. Taas kamay ng walang jowa! Ba, diba? So ayun, nakikita niyo po ang magandang tanawin at syempre nalalaman po ang fresh na fresh na siboy ng hangin. Parang ako fresh, di lang halata. Charot! So sa mga hindi nga pala nakakalabas ng bahay dyan, dahil easy cute tayo, ito lang naman sasabihin ko sa inyo, umgit kayo. Charot! At sa mga bayani nga pala natin mga OFW, alam namin ang namimiss nyo na yung umuwi sa mga probinsya nyo. So, pagmasdan niyo po ang mga bawat paligid, gawin niyo po itong inspirasyon para mas lalo kayo maging matatag, malakas sa bawat hangon ng buhay. Alam po namin na hindi madali ang malayo sa mga mali sa buhay. Kaya, ililibot ko muna kayo sa magandang tanawin na ating pinagmamalaki. So, ayan. And mag-shoutout muna pala tayo mga kabesh. Shoutout muna ako. Shoutout nga pala kay Joven Mendoza, Jasper Miranda David, Tiny Culiado, and Sed Stream, Carlota Miranda. Siyempre, Sheena May Marigman, cute daw siya. Oh, so, Thunder Channel, shoutout. Charmaine Dantes, Jeremy Ansuwas, and ayun, shoutout tayo. Mark Gadison. So, thank you sa mga pag-comment nyo and pag-like sa aking video. And, ayun, shoutout lang. Shoutout na ako. And, sa next vlog ko, mag-shoutout tayo. So, ayan. Sobrang ganda-ganda ng tanawin dito. Konting chikahan lang tayo habang bumabiyahe para naman hindi boring ang travel. And sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe and click mo na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming videos ko. Like po, don't forget ha. And thank you sa mga nanonood and patuloy na sumusuport sa ating channel. Thank you so much sa inyo. Magpapag-giveaway ka. Hintayin nyo lang po ang giveaway ko and sana tulungan nyo rin ako na maging 1K subscriber na tayo para magpag-giveaway na ako. Sana all sweet. Na all pa nga. So
So, ayan, napapagod na si Kuya. Diyos ko, parang hindi na makaakyat. Sobrang taas na bundok dito. So, ayan, pwede dito mag-bike. Marami dito kami nakikita ang naka-bike. So, ayan, ang dami-dami nila. Diyos ko, kaso lang, ang hirap lang dito. Pataas talaga. Baka pag ako ang nag-bike, hindi ko nakayanin. So, ang hirap talaga for me na magbabike lang ako papunta dito. Siguro mga malalayo pa yung mga gusto sila nakatira. Ganon. So, for exercise, di ba? So, ayan, mga kabeshiwap. Andito na kami sa Tanawan. And, syempre, nag-stackup muna kami. And, syempre, hindi lang dito kami pupunta. Di ba? Sabi ko nga sa may Gabaldon kami pupunta. Yung mas mahirap, yung pinaglalaban mo siya, pero may iba na pala siyang mahal. Boom! Parang nainggiyan ka ng gato. Hugot-hugot. Ayun. Dediretso na kami sa Gabaldon. So, ito po ang Tanawan. And tara, samahan nyo kami sa Gabaldon, mga kabeshi. Ito nga palang Tanawan na to is dinadayo din siya ng mga tao kasi sobrang ganda dito ng view. And dito meron din siyang meron pala ditong bayad yung picture taking dun sa taas. Sa 15 pesos only. Magkakaroon ka na ng gandang view. And syempre mga kabeshi, sulit naman yung 15 pesos nyo. And ayan, so wala na akong masabi, ewan ko kung bakit, sobrang na-excite ako sa magandang tanawin dito sa aming probinsya. Shout out ka pala sa mga pinsan ko or mga kaibigan kong marurupok dyan. Alam niyo na ako sino, kaya hindi ko na kailangan mag-mention ng pangalan. Dito kayo nababagay sa lugar na to, mga kabeshi, mga kamarupok. Alam niyo kung bakit? Na sobrang ganda ng view, maa-addict ka. Kahit walang kunik yung sinasabi ko. So ayun, mga kamarupok dyan. Libangin niyo yung sarili niyo. And huwag kayo mag-i-stay sa mga taong hindi naman kayo gusto. So ayan, mga kabeshi, pagmasdan nyo lang ang magandang tanawin ng Nueva, Ecija.
So ayun, nangangawit na ako, kakaupo. Sobrang nakakangawit pala. Nangangawit na yung puwet ko. So ayan, and sobrang nakakangawit din sa kamay kasi ako naghahawak ng camera. And tiis-tiis na lang kasi ginusto ko naman to, kaya okay lang. Mangangawit lang naman ako pero hindi ako susuko kasi sobrang ganda-ganda dito. Magmasdan yung mga kabeshi, parang ang sarap-sarap dito manirahan, ang sarap-sarap ng buhay, tahimik, malayo ka sa kapitbahay mong chismosa. So, ano pinaglalaban ko sa kachismosa? So, lahat naman ng tao ay merong mga kanya-kanyang opinion. Kasi yung iba naman, sumasobra na talaga eh. Sumasobra na sila sa opinion lang, nagiging hard na, and pati yung buhay mo pinakikailaman na, kaya so, masanay na tayo sa mga ganyan tao. Pero sa akin, never ako nagpa-apekto sa mga ganyang tao. Basta't alam natin sa sarili natin na isa tayong mabuting tao, wala tayong inaapakan na tao. Go lang mong go sa buhay. And wag na wag natin pakikinggan yung mga taong naghihila sa ating pababa. And gawin natin silang inspirasyon para mas lalong makita nila kung ano ba tayo sa buhay, kung at nag-iinspirasyon ka din nila, 'di ba? Dating dinadown ka nila, ngayon inaangat ka na nila. Ganun naman talaga ang buhay, and sa akin hindi ko sila pinapansin. And kahit na sobrang sasakit na sinasabi nila, never ako nagpapa-apekto. Two reason kung bakit natin hindi dapat pinapansin yung mga ganyang tao, yung mga basher-basher. Kasi una, hindi naman sila yung nagpapakain sa atin. And pangalawa, hindi naman sila yung nagbibigay ng pera sa ating panggastos-gastos sa bahay. Kaya dapat hindi na natin pinapansin yung mga ganyang tao. Kasi pag pinansin natin, mas maraming maapektuhan sa atin, di ba? Tulad ng sa pagbibusiness mo, di ba? Pag pinakilaman ka, pag pinansin mo, syempre, masisira yung plano mo sa buhay. Kaya hindi naman dapat pinapansin talaga yung mga ganyang tao. And be mature enough, lagi natin tatandaan, nakasama natin si God, and nandiyan si God para iangat tayo, and para matupad natin yung goal natin sa buhay. So ayun, kinikita ko lang sa'yo, and advice lang naman to, para maging malakas yung loob ninyo, and para maging inspiration nyo ang sarili nyo sa bawat hakbang ng iyong buhay. Magtiwala ka lang sa sarili mo, and makakaya mo yan. So ayan, ang ganda na ng view. Nakikita ko na yung kabundukan. Sobrang ganda. Ayan! Sobrang ganda! Oh my God! So ibibigay ko muna yung camera sa kanila para kami naman yung ma-video. Hindi yung puro tayo sat-sat. Sambil ini tuh,
sila. Ay! Wala yung ano. So, ayun mga kabesyen, dito na kami sa Gabaldon to, di ba? Ayun, nandito na nga kami. And, nakakita kami na yung checkpoint. Hindi na siguro kami tutuloy. Baka kasi, makuhaan kami ng lisensya or baka magmulta pa kami. And, so, ayan, sulit naman dito. Maganda naman yung view kahit hindi naman tayo pumunta sa mismong target natin. And, sobrang lap trip lang, di ba? Sabi ko pa lang kanina na baka nga may huli. Ito nga may... So, ayun mga kabeshi. And, nakita nyo naman na babalik tayo. Kasi nga, di ba, may checkpoint doon. And, sayang naman yung effort na pagpunta. Pero, sulit naman kasi sobrang ganda rin naman ng natuklasan namin dito. Maganda yung mga view. And, sulit na sulit yung pagpunta kahit hindi kami nakapunta mismo dun sa may target namin ng bungabon. Siguro mga kabeshi, next time ililibot namin kayo doon pag okay na ang lahat kasi hindi pa pwede silang magpapasok kasi nga merong ginagawang tulay doon. Siguro pagagandahin pa nila yun tsaka bawal pa talagang pumasok doon kaya next time na lang. And ngayon babalik tayo sa Tanawan, doon ko naman kayo ipapasyal. Sobrang ganda naman ng view din doon. Andito na po tayo sa Tanawan, mga kabeshi. Malapit na po tayo. Akyat po tayo dun sa taas para mas makita nyo yung tanawin. Ang sarap video. Parang ang ganda ng view dito. Dito na kami mga kabeshi sa taas. Papakita ko sa inyo mamaya ang magandang view. Tanawan.
Thank you.